Minsan ba, naisip niyo kung paano kaya kung mayaman ako? Yung tipong wala akong problema sa pera? Yung kaya kong bilhin lahat ng gusto ko? Yung kaya kong pumunta sa iba't ibang lugar para mag-enjoy? Di pa naman huli ang lahat. Dahil maraming Pilipino ang nagawa yung yumaman dahil sa kanilang sikap at tiyaga. At ayan ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Kung sino-sino ba ang mga Pilipino mga nanggaling sa hirap noon, na ngayon ay kabilang sa mga pinakamayayamang mga tao sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, ano pang hinihintay mo dyan? I-click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para maging lagi kang updated sa mga videos na ilalabas ko weekly, na siguradong kapupulutan mo ng mga kaalaman. Tara, at simulan natin ang ating topic sa video na ito. Unang-una sa ating listahan ay si Mariano Q. Siya ay nagtatrabaho sa isang drugstore bago magkaroon ng World War II. Matapos ang World War II, nagkaroon ng malaking demand ang sulfa drug, isang uri ng gamot na nagsisilbing pain reliever at antibiotics. Nung makita ni Mariano ang demand sa sulfa drugs, naisip niyang mag-retail nito. Gamit ang kanyang 100 pesos at kaalaman sa mga gamot, bumili siya ng sulfathiazole tablets at inalok niya ito sa mga mahihirap na lugar na di kayang bumili ng bultong gamot. Nang dahil sa kita niya sa pag-retail ng sulfathiazole tablets niya, siya ay nakaipon ng pambili ng isang pushcart na gawa sa kahoy at ginamit niya ito para makapaglako pa ng mas maraming gamot. Si Mariano ay sinisiguradong lahat ng gamot na binibenta niya ay di kalidad at hindi expired. At dahil dito sa paglalako ng gamot, siya ay nakaipon at nakaipon. Hanggang noong 1945, nakaipon na siya ng kanyang pampatayo ng sarili niyang drugstore. Ito ay tinawag niyang Mercury Drug, na isa ngayon sa pinakamalaking chain ng drugstore sa bansang Pilipinas. Pangalawa sa ating listahan ay si Julie Ganjongko. Alam niyo ba na si Julie ay yumaman lang sa taong 50? Opo, it's not too late to be rich in that age. Si Julie ay isang housewife na may-ari ng isang sari-sari store na tumatanggap ng mga tahiin. Dahil sa trabaho ng kanyang asawa na isang empleyado ng PepsiCo, sila ay palipat-lipat ng lugar kung saan masay ng asawa niya. Di nagtagal, ang kanyang asawa ay nag-decide mag-resign para mag-focus sa kanilang sugar plantation sa Dumaguete. Si Julie ay tumutulong para patakbuhin ang planta, ngunit dumating ang panahon na sumobrang baba ang presyo ng asukal. At dahil dito, nawala sa kanila ang planta at bumalik sa Cebu. Matapos mawala sa kanila ang kanilang planta, siya ay nag-apply sa isang kantin. Dito nagbukas ang isang oportunidad na bumago sa buhay nila. Sa kanyang kanting pinagtatrabahuhan, napansin niya na ang kanilang mga customers ay kailangan ng tinapay. At dahil dito, at matapos ma-meet ang isang baker na gusto magtrabaho sa kanya, itinayo niya ang unang Julie's Bake Shop. Ngayon, ang Julie's Bake Shop ay meron ng 500 stores sa Pilipinas at patuloy na dumadami taon-taon. Pangatlo sa ating listahan ay si Alfredo Yao. Si Alfredo ay isang anak ng sidewalk vendor. Ang tanging nanay niya na lang ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid. Sa tulong ng kanyang mga kamag-anak, siya ay nakapagtapos ng elementarya at high school. Siya ay naging working student na nagkatrabaho sa isang warehouse ng isang packing company. Bagamat siya ay nagkatrabaho, di niya nakuha ang kanyang degree sa Mapua dahil sa kakulangan ng pera. Siya ay tinulungan ng kanyang pinsan at siya ay nakapasok sa isang printing press company. Natutunan niya dito ang proseso ng pagprint ng cellophane wrappers para sa mga candies at mga biscuits. Gamit ang kanyang natutunan sa printing press company, sinamantala niya ang oportunidad para gamitin ang potensyal ng Doy Packs para sa kanyang naiisip na negosyo. Di naglaon, binuksan niya ang kanyang juice manufacturing business na tinawag niyang CSO, na pinakamalaking ready-to-drink juice company sa Pilipinas ngayon. Ngayon, makikita mo ang Zesto sa lahat ng mga tindahan at sila rin ay nag-export na sa iba't ibang bansa. Pang-apat sa ating listahan ay si Tony Tan Kakyong. Si Tony ay pinanganak noong 1960. Ang kanyang pamilya ay kabilang sa mga average family na ninirahan sa China. Si Tony at ang kanyang pamilya ay nag-migrate sa Pilipinas. Ang kanyang ama ay isang cook na nagluluto sa Buddhist temple. Matapos makaipon, ang kanyang ama ay nagtayo ng isang restaurant sa Davao. Doon, si Tony ay tumutulong para makatipid sa tao. Nagalinis ng mga lamesa, naghugas ng mga pinggan,
at kumakausap sa mga customers. Siya ay naigapang ng kanyang pamilya para makapagtapos ng chemical engineering sa UST. Sinundan niya ang yapak ng kanyang ama at nagtayo ng isang ice cream parlor sa pamamagitan ng paghiram ng kapital sa kanyang pamilya. Naging maayos naman ang kanyang negosyo. Ngunit naisip niya na mas okay kung magbebenta siya ng pagkain bago mag-dessert ang kanyang mga customers. Kaya siya ay nag-offer ng burgers at chicken sa kanyang ice cream parlor. Dumating ang panahon na mas marami ang kinikita niya sa pagbebenta ng manok at burgers kaysa sa pagbebenta ng ice cream. Dahil dito, kinonvert niya kasama ang kanyang mga kapatid ang kanilang ice cream parlor sa isang burger restaurant na naging isang pinakasikat na fast food sa Pilipinas, ang Jollibee. Ngayon, si Tony ay isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Jollibee ay mayroong 2,510 stores worldwide. Ang huling tao na nasa ating listahan, pero bago natin ikwento ang kwento ng kanyang tagumpay, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, ano pang inihintay mo? I-click mo na yung subscribe button at ang notification bell para maging updated ka sa mga interesting videos na ilalabas ko na siguradong kapupulutan mo ng kaalaman linggo-linggo. Ang huli sa ating listahan ay si Henry C. Ang istorya ng tagumpay ni Henry C ay hindi naging madali. Isinilang noong Pasko ng 1923 sa Xiamen, China. Siya ay na-introduce na sa retail sa batang edad. Ang kanyang pamilya ay nag-migrate sa Pilipinas at ang kanyang ama ay nagtayo ng maliit na variety store sa Maynila. Dahil sa kahirapan, si Henry C ay natutulog sa kanilang tindahan. Ngunit nang dahil sa World War II, ang kanilang tindahan ay nasira. Pero hindi ito naging hadlang kay Henry para abutin ang kanyang mga nais sa buhay. Siya ay nag-buy and sell ng mga sapatos from Enterprising American. Hindi naglaon, nagbunga ang kanyang pagbebenta ng sapatos at siya ay nagbukas ng isang shoe store sa Quiapo, Maynila noong 1958 na tinawag niyang Shoe Mart. Dahil patuloy ang paglago ng kanyang negosyo, sa taong 1972, ang kanyang maliit na sapatosan ay ginawa niyang pinakaunang stand-alone department store. Ito ay lumago at binuksan niya ang marami pang Shoe Mart o SM sa iba't ibang lugar. Dahil dito, dumami din ang business ni Henry C. Kasama dito ang BDO o Banco de Oro at marami pang iba. Sa kasamaang palad, si Henry C ay pumanaw noong 2019 at ipinamana ang kanyang mga ari-arian at mga negosyo sa kanyang mga anak. Ngayon, ang magkakapatid ng mga C ang pinakamayamang mga tao sa Pilipinas. Lahat sila ay nanggaling sa hirap, pero sa pamamagitan ng kanilang sipag, tiyaga at determinasyon sa buhay, sila ay nakaahon sa kahirapan. Iba-iba ang kapalaran ng bawat tao, pero pwede mong subukang baguhin ang daan na dadaanan mo. Hindi porket mahirap ka ngayon, buong buhay ka nang maghihirap. Lumabas ka sa iyong comfort zone at sumubok ng mga bagong bagay. Malay mo, pag hinaluan mo ng sipag at tiyaga at determinasyon ang bagong daan na tatahakin mo, maiahon ka nito sa hirap at tuluyang gumanda ang buhay mo. Huwag ka lang susuko at magmamadali at siguradong marating mo ang inaasam mong tagumpay. Dito na magtatapos ang ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, huwag na maghintay pa at i-click mo na yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na ilalabas ko linggo-linggo na siguradong kapupulutan mo ng mga kaalaman.